Tilaok ng manok at paghampas ng mga alon sa dalampasigan ang gumising kay Jana mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nag-unat siya at nagmamadaling bumangon. May ngiti sa labi na nagpapasalamat siya sa Diyos sa bagong umaga na binigay sa kanya. Excited siyang pumasok ngayong araw. Ito na kasi ang pangalawang buwan na papasok siya sa bagong school kung saan siya inilipat ng mama niya, sa Universidad ng San Vicente. Second year college na si Jana at isa siyang HRM student. Gusto niya kasing magtrabaho sa mga 5-star hotel pagdating ng panahon. Jana, hindi ka muna papasok ngayong araw. Ang sinabing yon ng kanyang mama Hiraya ang nagpatigil kay Jana sa pagsubo ng kanyang agahan. Nilingon niya ang ina na kararating lang sa kusina. Nagtitimpla ito ng kape. Po? Mama, marami pong activity sa school ngayon. Jana, alam kong importante yung activity na yan. Kaso lang anak, sobrang magiging busy kami ngayon dito sa beach house. Bakit po? Pupunta kasi ngayon ang panganay na anak ni Ma'am Clarabel. Kasama raw ang mga board of directors ng hospital. At syempre kailangang maghanda. Mag-overnight din daw ang mga yun dito. Maraming gagawin anak. Hindi namin kakayanin ni nanay ang magluto at mag-asikaso ng mga bagay na hindi pa naayos. Kagaya ngayon, kailangan pang palitan ang mga bedsheets sa itaas. Bumuntong hininga na lamang si Jana sa haba ng narinig mula sa ina. Oo nga naman, mahalagang school activities niya pero hindi niya naman pwedeng pabayaan ang ina at ang kanyang lola Indang. Nasa Batangas pa kasi ang lolo niya. Kahapon pa umalis at hindi pa nakaka-uwi. May importanteng lakad daw doon sa mga kamag-anak nila. Tatlong buwan na rin ang nakalipas magmula nang dumating sila ng mama niya sa napakagandang beach house ng mga Sebastian. Matagal ng caretaker doon ang lolo at lola niya. Hindi pa raw siya pinapanganak. Nagtagal din daw ang mama niya sa beach house. Kaso, nang mapangasawa nito ang papa niya, ay sa Cebu na tumira ang mga ito hanggang sa ipinanganak siya. Pero hiwalay na ngayon ang mama at papa niya. Mahilig kasing magsugal ang papa niya, nang bababae pa. Nakakalungkot mang isipin pero katulad ng iba ay broken family sila. Ngayon ay nasa beach house na sila dahil yun ang gusto ng kanyang lolo. Mas gaganda raw kasi ang magiging buhay nila rito. Hindi na rin sila namumroblema sa tuition fee niya. Dahil libreng pinapaaral siya ng foundation ng mga Sebastian sa Universidad ng San Vicente na nasa bayan. Kalahating oras ang biyahe mula sa beach house. Madalas po ba na pumupunta rito ang panganay na anak ni Ma'am Clarabel at si Sir Fausto, Lola? Tanong ni Jana sa abuela nang maghugas siya ng pinggan. Nagluluto naman ang matanda ng masasarap na seafoods. Madalang apo, ang totoo nga ay isang beses lang yan bumibisita rito sa beach house sa isang taon. Kapag talagang pagod na siguro sa trabaho, tsaka na pumupunta. Tatlong oras lang naman ang biyahe mula sa Maynila kung gagamit sila ng chopper papunta rito. Talaga la? May chopper din sila? Namamangha niyang tanong. Mapera sila apo, kaya may mga ganoong sasakyan sila. Eh yung panganay po ng mga Sebastian na pupunta ngayon, babae po ba lola? Lalaki apo, napakagwapong binata at napakabait. Hayaan mo, ipapakilala kita sa kanya mamaya. Sige po la, nang sa ganun ay makilala ko rin siya. Masigla niyang tugon. Wala kasi talaga siyang alam tungkol sa mga Sebastian. Ang alam niya lang ay limang anak ng mga ito. Nakita niya na ang mag-asawa ng unang araw na dumating sila sa beach house. Hindi niya masasabing mabait si Ma'am Clarabel at Sir Fausto. Kasi sa unang tingin pa lang ay mukhang mga istrikto. O talagang ganoon lang kumilos ang mga mayayaman. Pero ang sabi ng abuela sa kanya, mababait ang mga amo ng mga ito. Hindi raw kailanman na delay ang pasahod ng mga ito at hindi tatagal ang lolo at lola niya sa beach house kung malupit ang mga Sebastian. Napasilip sa bintana ng kusina si Jana nang makarinig ng kakaibang ingay mula sa himpapawid. Tunog yun ang LEC ng chopper. Parating na ang mga bisita nila. Anak, kapag tapos ka na rin sa paghuhugas, dumiretso ka na agad sa taas ha. At palitan mo ang mga kobre kama doon ng mga bagong laba ko. Opo ma. Dahil tapos na nga siya sa ginagawa ay kagad siyang nagtungo sa ikalawang palapag ng beach house. Mula sa ikalawang palapag hanggang sa pangatlo ay puro mga kwarto yon. Minsan daw kasi ay napakaraming kakilala ang mga Sebastian na
Pumupunta sa beach house kaya maraming guest room. Madali lang ang trabaho ni Jana, pagpapalit ng mga bedsheets, habang ang mama niya ay abala sa pag-welcome ng mga bisita sa labas. Natapos niya ng palitan ng mga bedsheets sa second floor, kaya nagmamadali siyang umakyat sa third floor. Gusto niya rin kasing tumulong sa pag-serve ng mga bisita sa labas. May mga cottage malapit sa dalampasigan at alam niyang naroon ngayon ang mga bisita. Ninanamnam ang masarap na simoy ng hangin. Mabilis na natapos ang trabaho ni Jana. Lumabas siya sa panghuling kwarto sa kanang bahagi ng bahay. Hindi niya pinakialaman ang mga kwarto sa kaliwang bahagi dahil alam niyang yun ang kwarto ng mga Sebastian. Kaya nasa pasilyo lang siya at nakatingin sa pinto ng mga kwarto habang yakap-yakap ang mga bedsheets na dapat niya nang ihatid sa laundry room. Ano kayang itsura ng mga kwartong yun? Mahinang tanong niya sa sarili. Tatlong buwan na siya sa beach house pero hindi pa siya nakakapasok sa mga kwartong yon. Siguro ay mas magandang mga yon kesa sa mga guest room na pinasukan niya kanina lang. Natigil sa isiping yun si Jana nang makarinig siya ng yabag patungo sa kinaroroonan niya. At nang nilingon niya yon, ay nakita niyang isang matangkad at matipunong lalaki na matikas na naglalakad sa gitna ng pasilyo. Tila bumagal ang oras habang pinapanood niya itong maglakad. Hindi alam ni Jana kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan nang walang kahirap-hirap na magtama ang kanilang mga mata. Lihim siyang napalunok ng mapagtanto kung gaano ito kagandang lalaki. Walang emosyon ang malamlam na mga matang nakatingin sa kanya na para bang kinikilala siya. Matangos ang ilong at prominente ang mga panga. Kitang-kita niya ang itsura ng lalaki dahil sa sinag ng araw na pumapasok mula sa glass wall na nakapalibot sa buong bahay. Napansin ni Jana na nakatayo lang pala siya doon habang tinititigan ang lalaking naglalakad sa kanyang harapan. Siguro ay isa ito sa mga bisita. Nagsimula siyang maglakad habang yakap-yakap sa bandang tiyan niya ang iilang mga bedsheets na dala. Napahugot siya ng malalim na hininga nang magkasalubong sila ng lalaki at amoy na amoy niya ang panglalaki nitong pabangoy kay sarap samyuin ng paulit-ulit. Who are you? Natigil si Jana sa paglalakad nang marinig ang baritonong tinig galing sa lalaki na ngayon ay nasa kanyang likuran. Po? Luminga siya rito at hinarap ito. Nakakaintindi siya ng Ingles pero malakas kasi ang tibok ng puso niya na kaya hindi niya masyadong narinig ang tanong nito. Sino ka? Ako po si Jana Marie Ocampo. Apo po ako ng caretaker dito sa beach house. Sinubukan niyang hindi mautal. Nakakakaba kasi ang presensya ng lalaki sa kanyang harapan. Ang aura nito ay misteryoso pero mukhang karisper-respeto, kaya siguro siya kinakabahan. Matagal ka na dito? 3 months pa lang po. Tumangoy ito at kagad siyang tinalikuran. Nang pumasok ito sa kwarto na nasa dulo sa kaliwang bahagi ng bahay, ay nanlaki ang mata ni Jana. Ang lalaking yun kaya ang panganay ng mga Sebastian? Lola, sandali lang po! Tawag ni Jana sa abuela na palabas na ngayon sa kusina at may daladalang merienda na sa tingin niya ay para sa mga bisita. Oh, apo! La, may nakasalubong po akong lalaki sa itaas kanina. Matangkad po siya at mukhang seryosong tao. Pumasok po siya sa isa sa mga kwarto ng mga Sebastian. Siya kayang panganay na anak, Lola? Ngumiti ang lola niya at tumango. Tama ka, apo. Iyon nga ang panganay na anak ng mga Sebastian. Siya si Sir Benjamin, ang CEO ng Sebastian Medical Center. Galangin mo siya, apo, ha? At kapag bumaba siya mamaya ay tanungin mo kung gusto niya bang magkape. Paano niya naman tatanungin ng lalaking yon? Eh hindi niya naman kilala at ngayon lang sila unang nagkita. Nahihiya pa siya. Hindi yata kakayanin ng fighting spirit niya. Kaagad na nagtungo si Jana sa laundry room at hinati doon ang mga bedsheets. Kababalik niya palang sa kusina at inutusan kagad siya ng mama niya na ihatid ang naiwang cookies na binake nito. Dati kasing culinary student noon ang nanay niya kaya naman may alam ito sa pagluluto at pagbibake. Nakangiting lumabas ng malaking bahay si Jana. Nakita niya kagad ang iilang mga babae at lalaki na nasa dalampasigan at nagsiselfie. Maganda kasi talagang lokasyon ng beach house.
Asol na asol ang karagatan. May ilang maliit na niyog ang nakatayo sa parang maliliit na isla at parang puting pulbo naman ang buhangin. Sa gitna ng dagat ay may mahabang tulay at sa dulo nun ay isa ring cottage kung saan pwede kang tumambay. Good morning po. Cookies po para sa inyo. Aniya nang makapasok sa loob ng cottage kung saan may ilang tao ang naroon. Pansin niyang may katandaan ang mga yon at mukhang mayayaman dahil sa suot ng mga ito. Binati rin siya ng mga ito at nginitian. Hindi na siya nagtagal at kagad nang lumabas. Matatanda na pala ang mga board of directors sa kumpanya ng mga Sebastian. Bulong niya habang naglalakad. Pero natigil si Jana sa ginagawang paghakbang nang makita mula sa labas na pababa na si Sir Benjamin mula sa second floor. Wall glass ang nakapaligid sa buong kabahayan kaya naman kitang-kita niya ang bawat galaw nito. Hindi mapigilan ni Jana na hangaan ng lalaki. Ang isang kamay nito ay nasa loob ng bulsa ng pants habang matikas na naglalakad pababa ng hagdan. Sa edad na 19 ay nagtataka talaga siya sa sarili. Marami na kasi ang nagpapalipad hangin sa kanya mula pa noong high school. Pero wala ni isa sa mga schoolmate niya ang kanyang natipuhan. Ewan niya ba, ayaw niya talaga sa mga kaedad niya. Madalas nagkakagusto siya sa mga mas nakakatanda sa kanya. Sa kakatitig niya sa lalaki, ay hindi niya namalayang nakapasok na rin pala siya sa loob ng bahay. Nagkasalubong pa sila sa living room. Naalala niyang sinabi ng lola niya na pagsilbihan ang panganay na anak ng mga Sebastian. Ah, sir. Tawag niya rito kaya napalingon ito sa kanya. Papasok na sana ito sa kusina. Yes. Hinarap siya nito para siyang mabibilaukan sa hindi niya malamang dahilan ng muling magtama ang kanilang mga mata. Kailangan niya pang tingalain ng konti dahil sobrang tangkad nito. Hanggang dibdib lang yata siya ni Benjamin. Gusto niyo po ba ng kape? Ipagtitimpla ko ho kayo. Thank you, but I don't like coffee. Walang kaimo-emosyon itong sagot tsaka siya tinalikuran at tinungo ang wine cellar sa tabi lang ng kitchen. Siya naman ay dumiretso na sa kusina baka may utos pa ang lola at mama niya. Mula sa kusina ay nakita niyang lumabas si Benjamin. May dala na itong wine. Ah, ayaw niya pala ng kape. Alak ang gusto niya. Bulong niya at kagad ring natigilan nang pumasok ito sa kusina. Aling Indang. Tawag nito sa lola niya na naghahain ng mga niluto nitong seafoods kanina. Oh, Sir Benjamin! Maligayang pagbabalik rito sa beach house. Kumusta ka, iho? Okay lang ho. Salamat. Mamayang gabi hindi nyo na kailangan magluto. May inimbitahan akong chef. Siya nang bahala sa lahat. Sige, Sir Benjamin. Ihahatid ko lang itong mga pagkain sa labas ng makapag-agahan na kayo. Tipid ng ngiti ang sinagot nito sa lola niya at tuluyang lumabas ng kusina. Lola, ganun ho ba talaga siya? Walang emosyon ang mukha at mukhang seryosong tao? Nako, apo, oo. Napakaseryoso ng batang yan sa buhay. Ibang-iba sa dalawang kapatid niyang si Brent at Bohan. Iyong dalawang kasing yun ay makukulit at maloko. Maraming kalokohan na ginagawa. Pero yung si Benjamin, bata pa lang ay nagtatrabaho na sa kumpanya nila hanggang sa naging CEO na. Ilang taon na kaya siya, Lola? Ilang taon na nga ba? Mukhang 27 na. 27 na po? Oo, kasi noong nakaraang taon ay dito yung nag-celebrate ng birthday. Niayaw niyang pumunta ang mga magulang at mga kapatid niya. Sila lang ng lola mong nag-inuman at nang malasing. Nako, sinayaw pa ako. Napangiti si Jana. Nagiging interesado siya kay Benjamin. Bakit si lola po ang kainuman niya? Bakit ayaw niya na nandito ang pamilya niya? Maraming hinanakit si Sir Benjamin sa mundo, apo. Natigil si Jana sa pagtatanong sa abuela nang sumulpot ang mama niya. Nagpapatulong ito sa pagdadala ng mga plato at kubyerto sa labas. Pinagsilbihan nila ang mga bisita at habang ginagawa niya yon, ay hindi niya talaga mapigilan ang sarili na sulyapan si Benjamin. Hindi talaga ngumingiti habang ang mga kasamahan nito ay sobrang nag-i-enjoy na. Kinagabihan ay dumating nga ang chef na sinasabi ni Benjamin
Pati si Jana ay nag-enjoy sa masasarap na pagkain na mukhang mamahalin. Sinabihan kasi ng binatang lola niya na huwag na raw magluto para sa hapunan at kumuha na lang sa mga niluto ng chef. Nakita niya rin na gusto ng mga bisita ang pananatili ng mga ito sa resort. Kumain, uminom at naligo ang mga ito. Kinaumagahan ay nagising na lang si Jana dahil sa malakas na tunog ng mga chopper. Mula sa maid's quarter sa likod ng malaking bahay ay nakita niyang unti-unting pag-angat ng mga chopper. Paalis na ang mga bisita nila. Nakaalis na po sila, Mama? Tanong niya sa ina nang makalabas siya mula sa kwarto. Oo, anak. Hindi raw nagtatagal ang ganong mga tao sa bakasyon dahil may mga trabaho pa. Kasama po nila si Sir Benjamin, pabalik ng Maynila? Aba, oo. Siya ang CEO. Hindi naman pwedeng magpaiwan siya. Tumango siya at uminom na lang ng gatas. Pero may parte ng puso niya na bigla na lang lumungkot sa isiping umalis na si Sir Benjamin. Bakit kaya siya nakakaramdam ng ganoon? Bye, Jana! Bukas ulit! Tanong ni Clarice kay Jana. Kaklase niya ito na naging kaibigan niya na rin. Kagagaling lang nila sa bayan. Pagkatapos kasi ng klase nila kanina, ay dumiretso na sila roon. Nagyaya si Clarice na kumain sa labas habang nagkakaraoke. Mapera ang pamilya nito at nabobored daw sa bahay kaya gustong gumala kasama siya at ang dalawa pang classmate nila na si Mikey at Shana. Nako, pasensya ka na Clarice ha. Baka kasi hindi mo na kita masamahang gumala bukas. Sabado at maraming gagawin dito sa beach house. Nasa labas na kasi siya ng beach house. Sa likuran niya ay ang mataas at itim na gate. Hinatid siya ni Clarice sakay ng kotse nito. Ganun ba? Sad naman. Gusto pa naman sana kitang isama sa manggahan namin. Gagawa tayo ng mango grahams. Sa susunod na araw na lang siguro, Clarice. Okay, sabihan mo ako kung kailan ka pwede ha. Bye, Jana! Kinaway niya ang kaibigan hanggang sa tuluyan na itong nawala sa paningin niya. Anong oras na ba, Jana? Yun kagad ang bungad sa kanya ng mama niya na kanina pa pala naghihintay sa loob. Pagkabukas niya pa lang ng gate, ay ito na agad ang nakita niya. Mama? Kailan ka pa natutong umuwi ng gantong oras ha, Jana? Nakapamewang nitong tanong sa kanya at galit na galit ang mga mata. Alam mo bang alas 8 na ng gabi? Alam ko po, Mama. Nakayuko niyang sagot. Oh, at bakit nagawa mong umuwi ng gantong oras? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo ay hanggang alas 6 ka lang dapat sa labas? Hindi siya nakasagot. Ayaw talaga nitong ginagabi siya. Mula pa nung high school siya, ay hindi talaga siya pwedeng magpagabi. Ayaw niyang magalit ang mama niya. Mahal na mahal niya ito. Kaso lang kanina, ay natukso talaga siyang sumakay sa kotso ni Clarice. Sorry po. San ka ba galing? Sinong makakasama mo? Gusto mo rin bang mabuntis ng maaga katulad ko, ha? Hindi po, Mama. Kung ganon, bakit ka nagpapagabi sa labas? Ngayon pa lang ginagawa mo na yan. Paano pa kaya sa mga susunod na araw? Hiraya. Narinig niya ang boses ng lolo niya. Nakita niyang naglalakad na ito papalapit sa kanila. Tay, sa loob mo na pagsabihan ng bata. Nakakahiya. Naririnig kayo ni Benjamin. Nanlaki ang mga mata ni Jana dahil sa narinig. Nag-angat siya ng tingin at napatingin sa direksyon kung saan napatingin din ang kaniyang ina. Kumalabog ng mabilis ang malakas ang puso niya nang makita nga si Benjamin. Malapit lang ito sa kanila. Nakaupo sa may dalampasigan habang may hawak na bote ng alak. Sa tingin niya ay umiinom ito. Nakatalikod naman ito mula sa gawin nila pero alam niyang sa lakas ng boses ng mama niya ay dinig na dinig nito kung paano siya pagalitan. Hindi niya alam na nasa beach house na ulit ang binata. Ilang buwan na rin ang nakalipas nang huli niya itong makita. Pumasok ka sa loob dahil hindi pa tayo tapos. Hindi pwede ang ginagawa mong bata ka. Hininaan na ng inang boses nito pero ramdam niyang gigil pa rin sa kanya. Nakaramdam ng hiya si Jana. Kaya nakayukong tinungo niya na lang ang maid's quarter sa likod ng malaking bahay. Pagdating doon ay pinagsabihan na naman siya ng mama niya. Sa susunod na uuwi pa raw siya ng ganong oras, ay titigil na siya sa pag-aaral. Paglalakwatch na lang daw ang gawin niya habang buhay.
Hindi naman pwede yon. Gusto niya talagang makapagtapos. Mangako ka, Jana. Hinding-hindi ka na magpapagabi sa labas. Sermon niya sa sarili. Nasa labas na siya. Nakaupo sa rata na duyan sa harap ng malaking bahay. Paborito niyang tambayan yon tuwing gabi dahil kitang-kita mula sa pwesto niyang nagkikislapang mga bituin sa langit. Katatapos niya lang maghapunan at gusto niyang magpalamig muna. Masama bang loob mo dahil pinagalitan ka? Natigilan si Jana nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Nang mapatingin siya sa bandang kanan niya, ay nakita niyang naglalakad na papalapit sa kanya si Benjamin. As usual, nasa loob na naman ang bulsa ng pantalon ng kabilang kamay nito. Hawak naman ang kabilang kamay nito ang bote ng alak. Sir Benjamin! Napatayo siya para batiin ito. Dumaan ito sa harapan niya kaya't naamoy niya na naman ang pamilyar nitong pabango. Tinungo nito ang duyan sa kaliwang banda niya. Umupo ito roon, kaya naupo na lang din siya. Hindi po masama ang loob ko. Kasalanan ko po kasi late na akong nakauwi. Mabuti naman, at alam mong mali ka. Naghanda po si Lola ng hapunan para sa inyo. Baka gusto niyong kumain. Busog pa ako. Dahil po ba sa alak? Nakakabusog ba yan? Natawa ito sa sinabi niya, kaya naman namilog sa tuwa ang kaniyang mga mata. Ngayon niya lang narinig ang tawa nito at musika yon sa kaniyang pandinig. Siguro, hindi kasi ako nakakaramdam ng gutom kapag umiinom. Pero, masama po sa kalusugan ng alak. Madalas ka po bang uminom? Tumango ito, sa dagat pa rin nakatingin. Dahil sa lamppost na nasa ibabaw nila, ay malinaw na nakikita niyang maliit na nunal sa ibaba ng labi ng binata. Magulo ang buhok nito dahil tinatangay ng hangin at mas nakakadagdag lang yon sa kugapuhan nito. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Jana ang maugat na mga braso ni Benjamin. Isang simpleng white shirt lang kasi ang suot nito. Matipuno ang mga muscles, lihim niyang hinahangaan. Pero nakaramdam ng pag-aalala si Jana para sa binata dahil sa sinabi nitong madalas itong uminom. Mas masarap naman po siguro ang milk tea kesa sa alak. Bakit hindi na lang yun ang inumin mo? Muli ay natawa ito. Wala namang nakakatawa sa kaniyang sinabi. Po ka nang po sa akin. Ilang taon ka na ba? 19 po. Tumango ito. 19 ka na pala eh. Bakit pinapagalitan ka pa rin kapag ginagabi ka sa labas? Narinig mo po pala talaga ang pambubulyo ni mama sa akin kanina. I'm sorry. I didn't mean to listen. Ayos lang po. Ayaw kasi ni mama na mag-boyfriend ako. Ayaw niya akong mabuntis sa murang edad. Katulad ng mga pinsan ko sa Cebu. Kaya sobrang stricto niya sa akin. Kapag daw kasi ginabi, ibig sabihin nakikipagrelasyon o may kalokohang ginagawa. Dahil sa sinabi niyang yon, ay napatingin ito sa kanya. Ibig sabihin, hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Nagsalubong ang makilay na tanong nito. Hindi pa. Magagalit si mama. Imposible. Sa ganda mong yan, hindi ako naniniwalang wala ka pang boyfriend. Literal na umawang ang bibig ni Jana dahil sa kanyang narinig. Talaga bang sinabihan siya ni Benjamin na maganda siya? Ibig bang sabihin katulad ng ibang nakakasalamuhan niya na nagsasabing maganda siya ay pansin din ito ang kagandahan niya? Marami rin kasi talagang nagsasabi sa kanya na maganda siya at hindi naniniwala na wala pa siyang boyfriend. Matangkad siya at may kurba ang kaniyang katawan. Ang sabi ng lola at mga kaklase niya, ang klase ng ganda na meron siya ay yung tipong lilingunin mo talaga. Wala po talaga akong boyfriend. Sa San Vicente University ka nag-aaral? Pansin ni Jana na matanong pala si Benjamin. Matamlay na ang mga mata nito na para bang inaantok dahil siguro sa alak na iniinom nito. Pero hindi naman mukhang lasing. Opo, second year student po ako. HRM ang kinuha kong course. Tumangot ang ito. May ino-offer na scholarship ang foundation ng Sebastian Medical Center. Gusto mo bang maging parte nun? Napangiti si Jana dahil sa kanyang narinig. Mabait nga ito at parang inaalok siyang magkaroon ng scholarship. Nako, Sir Benjamin,
isa po ako sa scholar ng foundation niyo. Natigil siya sa pagsasalita nang marinig ang pagtawag sa kanya ng lola niya mula sa maid's quarter. Jana, apo! Lola! Apo, tawag ka ng mama mo. Halika nga muna rito sa loob. Ah, sir, papasok na po ako. Go ahead. Anito, nasa dagat na ulit nakatingin. Hindi ka po ba papasok? Mamaya na, uubusin ko lang to. Malungkot na, tinalikuran niya na lang ang binata. Gusto niya pa sana itong makakwentuhan dahil mukha namang madaldal. Masungit kung titignan pero magaan namang kausap. Maagang nagising si Jana kinabukasan. Ang akala niya ay makakarinig na naman siya ng chopper paalis sa beach house. Pero wala siyang narinig. Ibig sabihin, nandito pa rin si Sir Benjamin? Nakangiting tanong niya sa sarili. Palabas na siya ng kwarto ng makasalubong niyang ina, pagbukas niya pa lang ng pinto. Oh, gising ka na pala. Bakit ho, ma? Kasi anak, ang lolo mo may konting sinat eh, tapos umatake pang arthritis niya. Namamagana naman ang tuhod niya. Hala, baka po dahil sa kinain niyang karne kagabi, yung pork adobo. Kaya nga anak eh, yung lolo mo talaga hindi maawit sa pagkain ng mga karne. Pinuno ng pag-aalala ang puso ni Jana para sa abuelo. Kapag namatay ako eh, hindi ko na makakain ng mga yan. Anang lolo niya nang nasa hapag na sila't nagkakape. May hawak-hawak na naman itong walking cane at hindi makapaglakad ng maayos. Lolo, iwasan niyo pa rin. Tingnan niyo, namamagana naman ang tuhod niyo. Ayos lang ako, apo. Pumunta ka ng bayan ngayon, Jana. Bumili ka ng gamot para sa lolo mo. Hindi ka sa pwedeng iwan ng malaking bahay. Nariyan sa Sir Benj. May mga iuutos. Nagluluto pa ngayon si nanay doon. Kaya ikaw na munang umalis, anak. Sige, mama. Nariyan pa bang mga reseta ni lolo? Oo. Ibibigay ko na lang sa'yo mamaya kapag paalis ka na. Uminom muna ng gata si Jana bago naligo at nag-ayos. Nakaharap siya sa salamin at nakangiting pinapasadahan ang tingin ng sarili. Isang baby pink summer dress lang ang suot niya at pinaresan niyo ng puting flat sandal. Nakasabit sa balikat niya ang kanyang mumurahing shoulder bag, pero regalo yun sa kanya ng lola niya, kaya mahal na mahal niya. Umaalis si Jana nang hindi naglalagay ng pulbo o kahit na anong kolorete sa mukha. Hindi kasi siya sanay at nangangati talaga ang mukha niya kung naglalagay pa siya ng mga ganoon. Pero ng mga sandaling yon, ay napabukas siya ng makeup kit na hindi niya naman nagagamit. Ewan niya ba, ngayong nasa beach house na naman si Benjamin, parang gusto niyang magmukhang presentable kapag nakita siyang muli ng binata. Konting pulbo lang naman sa mukha at lip balm sa labi ang inilagay niya. Nag-spray din siya ng paborito niyang perfume bago niya tuluyang nilisa ng salit. La! Tawag ni Jana sa abuela nang makapasok na sa loob ng magandang kitchen ng beach house. Oh, apo. Aalis ka na ba? Opo, la. May ipapabili po ba kayo? Nakita niyang abala ito sa paghuhugas ng mga pinggan. Vicks inhaler lang sana, apo. Kasi hindi ako nakakahinga ng maayos sa gabi. Huwag mong kakalimutan ang gamot ng lolo mo, ha? Opo. Aalis na po ako. Opo, la. Alis na po ako. Nagmano si Jana. Akmang aalis na sana siya pero napasilip siya sa living room at sa may hagdanan. Mukhang natutulog pa si Benjamin. Pero namilog sa tuwa ang mga mata niya nang palabas na siya ng gate at nakita niyang papasok na rin ang binata. Nabusog yata ang mga mata niya nang makita ito. Nakasuot ito ng jogging pants at hoodie jacket. May nakadikit pang headphone sa magkabilang tenga. Mukhang galing sa pagja-jogging. Good morning, Sir Benjamin! Bati niya kagad nang magtama ang kanilang mga mata. Good morning. Anito at binabasa leg ang headphone. Sandali siya nitong pinasadahan ng tingin at lihim na napalunok si Jana nang magtagal ang mga mata nito sa labi niya. Where are you going? Walang kaemo-emosyon itong tanong nang magkalapit sila. Bibili lang po ako ng gamot para kay Lolo. Why? What happened to Mangisko? Why? What happened to Mangisko? Masakit po ang tuhod niya. Arthritis. Nangingiti niyang sagot. Tumangot-tango naman ito. Medyo malayo ang bayan mula rito, hindi ba?
Saan ka sasakay? Diyan lang po sa may bandang puno ng akasya. Maghihintay lang ako ng jeep dyan, Sir Benjamin. Napatingin ito sa puno ng akasya sa may kalayuan pagkatapos ay muli siyang tiningnan. Get inside. Po? Pumasok ka muna at hintayin ako sa loob. Ipagdadrive na kita. Umawang ang bibig ni Jana at nanlaki ang mga mata dahil sa kanyang narinig. Hindi na, sir. Nakakahiya po, baka maka-istorbo lang ako sa inyo. No, you're not. May kailangan lang din akong bilhin. Sumabay ka na sa akin. Walang nagawa si Jana kung hindi ang hintayin niya ito. Pero aminado siyang kinakabahan siya. Ang isiping makakasama niya sa loob ng sasakyan si Benjamin ay nagbigay ng kakaibang damdamin sa kanya. Maya-maya pa'y nakalabas na ulit ito ng bahay. Isang simpleng black shorts at white printed polo ang suot ng binata. Nakatsyanelas lang din ito pero alam niyang sobrang mamahalin ng tsyanelas na yon. Magulo at basa pang buhok na parang kalalabas lang galing sa banyo. Inilabas nito mula sa garage ang isang black BMW. Nakita niya na ang sasakyang yon pag naglilinis ng garahe. Tatlong mamahaling mga sasakyan ang nakatambay doon. Hindi mapakali si Jana sa loob ng kotse. Amoy na amoy niya kasi ang manly perfume ni Benjamin na nagmamaneho na. Siya naman ay nasa front passenger seat. Nakatingin lang sa bintana. Ang sabi mo kagabi, scholar ka ng foundation namin. Kailan pa? Last month po ako na-approve. Nag-apply kasi agad ako nung kaka-transfer ko palang dito. And what are the rules para manatili ang scholarship mo? Parang wala naman pong rules, Sir Benjamin. Basta mapanatili lang na mataas ang grades. Tumangot ang ito. Ang mga kamay inasa manibela. Kitang-kita niya naman ang maugat nitong mga braso. Ang daddy ko ang chairman ng foundation, kaya alam ko kung anong mga rules. Talaga po? Ano po ba yung mga rules? Number 1, dapat mataas ang grades. Number 2, bawal makipag-boyfriend. Ha? Naibaling ni Jana ang buong atensyon sa binata, imbis na sa daan. Wala po silang sinabi tungkol doon. Tumaas ang magkabilang sulok ng labi nito na para bang ngingiti pero kagading nagbago ang emosyon nito sa muka. Muling naging seryoso. Bakit? Hindi nila sinabi? Basta bawal makipag-boyfriend kapag scholar ka ng foundation. Ikaw, kapag nalaman kong may boyfriend ka, ipapatanggal kita. Nako, Sir Benjamin, wala po talaga akong boyfriend, promise. Kahit po itanong niyo pa kila mama at lola, pati na sa mga kaklase ko. Mangiyak-ngiyak niyang paliwanag. Good. And please stop calling me Sir Benjamin. Huwag mo na rin lagyan ng po kapag nakikipag-usap ka sa akin. I'm 27 and you're 19. Hindi ka na minor. You should call me with my name. Ay, hindi po pwede yun. Boss ka po namin sa beach house. Isang po na lang. Tatawag na ako sa office ng foundation at ipapatanggal na talaga kita. Sige na. Kinakabahan niyang putol sa binata. Benjamin ang itatawag ko sa'yo mula ngayon. Wala nang po at wala na rin, sir. Nasabi niya na lang. Takot niya lang na mawala ng scholarship. Matapos ang halos isang oras, ay nakarating na agad sila sa bayan. Malayo kasi yon mula sa beach house. Kaagad na tinungo ni Jana ang pharmacy at bumili ng mga gamot. Bumalik din agad siya sa kotse ni Benjamin. Ikaw, anong bibilhin mo? Wala. Pero sabi mo kanina may bibilhin ka. Nag-breakfast ka na ba? Tanong nito, imbis na sagutin ang tanong niya. Hindi pa. Kakain ako mamaya pag nakauwi na tayo. May alam akong restaurant malapit dito. Gutom na ako. Doon na tayo mag-breakfast. Pero... What? Nakakahiya eh. Sa bahay na lang ako. Benjamin. Jana. Tumibok ng kaibilis ang puso ni Jana nang banggitin nito ang pangalan niya sa kauna-unahang pagkakataon. Kay ganda kasing pakinggan ang pangalan niya sa paraan ng pagkakabanggit nito. Wala siyang masabi. Nakatingin lang siya sa kulay abo nitong mga mata na kay gandang tingnan, lalo na sa malapitan. Masanay ka na. Mula ngayon ay palagi mo na akong makikita sa beach house. At palagi kitang ilalabas. Hindi maintindihan ni Jana kung anong gustong ipahiwatig ng mga salitang yon. Pero magmula ng araw na yon, ay ginawa nga ni Benjamin ang mga sinabi nito.
Halos isang linggo itong nanatili sa beach house. At sa loob ng isang linggong yon, ay wala itong ginawa kung hindi ang hintayin siya bawat umaga at ihatid siya sa school. Kapag naman uwian na, palabas pa lang siya ng school ay nakaparada na agad ang coach nito sa labas ng gate. Pagkatapos ng klase niya, ay dadalhin siya ni Benjamin sa mga masasarap na kainan. Hanggang sa nalaman na nila kung ano-ano ang paboritong pagkain ng bawat isa. Kwentuhan lang din ang kwentuhan tungkol sa karanasan ng isa't isa. At hindi siya nakakatulog sa gabi tuwing inaalala niya ang mga tagpong magkasama silang dalawa. Unti-unti niya nang nagugustuhan ang pagiging malapit nila ni Benjamin. Nanginginig rin siya sa hindi niya malamang dahilan tuwing nagkakadikit ang kanilang mga balat. May mga sandaling ayaw niyang malayo kay Benjamin. Sobrang nalulungkot siya kapag ginakailangan na naman itong bumalik sa Maynila. Lumipas ang mga buwan, nagiging madalas na ang pagbisita ni Benjamin sa beach house. Palagi na naman siyang hinahatid sundo. Dinadala sa iba't ibang kainan sa bayan. Yun na ang naging routine nila. At kahit ayaw niyang tanggapin, ay binibigyan na rin siya ni Benjamin ng mamahaling mga regalo, katulad na lang ng mga jewelries o bags. Pero tinatago niya yon sa loob ng drawer niya. Ayaw niyang magtakang pamilya niya kung saan niya nakukuha ang mga gamit na yon. Kapag hindi niya kasi tinatanggap ay sinasabi ni Benjamin na itatapon raw nito ang mga regalo. Eh sayang naman kung itatapon lang at nag-effort pa ito para mabigyan siya. Hindi niya alam kung bakit yon ginagawa ni Benjamin. Basta't sa loob ng 2 taon, magmula nang makilala niyang binata, alam niyang may ibig sabihin ng mga kabutihan at pag-aalagang pinapakita nito sa kanya. What is it, Brent? Alam mong busy ako. Sabi ni Benjamin matapos lagukin ang shot ng whiskey na kabibigay lang ng bartender sa kanya. Grabe ka, kuya. Minsan na nga lang akong magyayang uminom eh. May pagtatampong sagot ng kapatid sa kanya. They are on the island counter inside an exclusive club. Bakit? Anong problema? Si Daddy kasi, galit na naman dahil hindi ako pumayag na iwan ang trabaho ko at maging vice president na lang ng kumpanya. Bakit nga ba hindi mo maiwan ang trabaho mo? Being the vice president of our company will give you enough funds para sa pambababae mo. Natawa si Brent dahil sa kanyang sinabi. Hindi ako mahilig mang babae, okay? I just love being an architect, kuya. Mahal ko ang propesyon ko. At saka hindi ako magiging tulad mo. Tatanda ka nilang sa kumpanya. Wala ka pa rin matinong relasyon. At ano, papayag kang ikasal sa babaeng hindi mo gusto? Balita ko, ia-announce na next month ang magiging engagement mo kay Felice, na anak ng kaibigan ni Daddy. Walang naisagot si Benjamin. Alam mo, kuya, hindi naman pwedeng lahat ng sasabihin ni Daddy. Susundin mo. I owe them a lot, Brent. Alam mong utang ko ang buhay ko kay Mommy at Daddy. Dahil ano? Dahil inampun ka lang at binigyan ka ng magandang buhay? Yon ang totoo. Ampun lang siya ng mga Sebastian. Bagong kasalang daw noon ng Mommy at Daddy niya, nang may batang iniwan sa labas ng bahay ng mga ito. Siya ang batang yon. Isang prostitute lang kasi ang nanay niya na matagal na rin daw namatay matapos siyang iwan sa labas ng bahay ng mag-asawang Sebastian. Minahal siya ng Mommy at Daddy niya na parang galing siya sa mga ito. Binigay lahat ng kailangan niya. Pinag-aral siya at inilukluk bilang CEO ng Sebastian Medical Center. Hindi niya magawang sumuway sa kagustuhan ng mga magulang. Kuya, piliin mo naman ang buhay na gusto mo. You're already 29. Dapat sa ganyang edad may pamilya ka na. Magkakapamilya ka nga pero sa babaeng hindi mo naman gusto. Bumuntong hininga siya dahil sa kanyang narinig. Galing ako sa beach house. Kakauwi ko lang kahapon. Kwento ni Brent na nagpatigil sa kanya. Nabitin sa ere ang baso ng alak na hawak niya. It's been 2 years na hindi ako bumisita doon. Totoo nga pala na maganda nga po ni Mang Scott Aling Indang ano. Medyo trip ko nga kaya lagi kong kinukulit. Sinulyapan niya ng tingin si Brent at tiningnan ito ng masama. Ano? Ba't ganyan kang makatingin? Parang gusto mo kong bugbugin na. Natatawan itong tanong sa kanya. Balita ko nga eh, pabalik-balik ka raw sa beach house eh. May gusto ka ba kay Jana? Sa tingin ko kasi, siyang dahilan kaya ka pabalik-balik doon.
Hindi kaagad nakasagot si Benjamin. May gusto nga ba siya kay Jana? Sa babaeng nagbibigay ng kulay sa tahimik niyang mundo. Kakaibang damdamin ng hatid sa kanya ni Jana. Masilayan niya lang ang ngiti nito. Buo na ang araw niya. Si Jana ang dahilan kung bakit kahit pagod na siya sa lahat, ay pinipilit niya pa rin bumangon at maghintay ng bawat pagkakataong makabalik siya sa beach house. He always wanted to see her. He wanted her near him. Para sa kanya, ay hindi lang simpleng pagkakagusto ang nararamdaman niya para kay Jana. He loved her. Mahal niya na ang dalaga. Pero sa loob ng 2 taon magmula nang makilala niya si Jana, ni hindi niya pa nasasabi ang nararamdaman niya. He is 29 and she's 21. Napakabata pa. Graduating pa nga sa college. Ano rin naman kasi ang magiging point kung magtatapat siya kay Jana tapos ikakasal lang pala siya sa iba? Mas mabuting namnamin niya na lang ang bawat sandaling magkasama sila kaysa masaktan niya pa ito. Duwag siya at hindi niya itatanggi yon. Hindi niya hayaang masaktan si Jana dahil sa kanya. Isang buwan na ngang hindi kinukulit magmula nang malaman niyang ikakasal na pala siya sa iba. Pero bago ako umalis, nakita kong may sumundo dun kahapon eh. Nakakotse rin at binigyan pa ng flower si Jana. Halos mabilaukan si Benjamin dahil sa narinig mula kay Brent. Kunot noong tiningnan niya ang kapatid. Nung tinanong ko naman si Mang Isko kung sino yung lalaki, ang sabi, manliligaw raw ni Jana. Okay naman, maporma, at mukhang may pera din. Kaedad lang yata ni Jana, bagay silang dalawa. Sana'y maging sila. Malakas na binagsak ni Benjamin sa mesang hawak niyang kupita dahil nainis siya sa kanyang narinig. Sa ginawa niyang yun ay humagalpak naman ang tawa si Brent na halatang inaasar siya. Pero kung totoo man ang sinasabi nito, siguro'y kailangan niyang kumilos. Duwag siya pero hindi niya rin naman gugustuhing mapunta pa sa ibang babaeng mahal niya. Wala sa sariling, hinugot niyang cellphone mula sa bulsa ng pantalon at nag-dial ng numero. Good evening, Sir Benj. Bungad ng nasa kabilang linya, ang private pilot nila ang tinatawagan niya. Bring me to San Vicente. Now. Okay, sir. Kagad niyang binaba ang tawag at tumayo na. Ininom niya na muna ang panghuling shot na binigay ng bartender sa kanya bago niya tinalikuran si Brent. Hey, dahil lang kay Jana, iiwan mo ako dito. Kapatid ba talaga kita, ha? Narinig niya ang malakas na tawa ni Brent matapos sabihin yon habang papalayo na siya. Nanalo na naman sa pang-aasar sa kanya ang maloko niyang kapatid. Oh, apo, bakit nakasimangot ka dyan? May problema ka ba? Tanong ni Mang Isko kay Jana. Nakaupo kasi siya sa rata na duyan habang tinitingnan ang paglubog ng araw. Nagahalo ang kulay ginto at kahel sa kalangitan. Napakagandang pagmasdan. Wala po, lo? Nagsisinungaling ka. Alam ko. Nahihiyang napangiti siya. Umupo sa tabi niya ang abuelo. Medyo mababa po kasi ang grade ko sa major subject namin. Hindi po ako pwedeng bumagsak. Ganun ba? Ayos lang yan. Ang mahalagay, nagsusumikap ka naman. Isa nga yun sa dahilan ng lungkot niya. Pero ang totoo ay si Benjamin talagang laman ng utak niya at dahilan kung bakit nakasimangot siya. Mag-iisang buwan ang walang paramdamang binata sa kanya. Ni text o tawag ay wala. Hindi rin sumasagot sa messenger. Puro blue check lang at hindi sinisin ang mga message niya. Dati naman kahit busy ito ay nakakapag-reply pa rin sa kanya. Tumatawag pa rin. Alam niyang walang meron sa kanilang dalawa. Magkaibigan lang sila. Pero sinanay kasi siya nito sa palagi nitong pag-update na mga ginagawa nito sa kanya. Natulog na lang si Jana ng gabing yon nang may lungkot sa puso. Pero kinabukasan, nang marinig niya galing sa mama niya na nasa malaking bahay si Benjamin, pakiramdam niya'y tumalon sa loob ang puso niya dahil sa sobrang saya. Bakit hindi agad siya nagising kagabi nung dumating ito? Kagad niyang tinungo ang malaking bahay para batiin ng magandang umaga si Benjamin. Sa living room pa lang ay nakita niyang pababa ng binata. Nakasimpleng shorts lang at plain white shirt. Napakagwapo. Hi! Masigla niyang bate.
nakabalik ka na pala? Pero, nadismaya si Jana. Wala kasing reaksyon si Benjamin kahit halatang narinig naman siya. Tuloy-tuloy itong lumabas ng bahay na para bang hindi siya nakita. Pakiramdam ni Jana ay mapupunit ang puso niya sa loob sa sobrang hapdi noon. Ano bang nagawa niyang mali at hindi siya nito pinansin? Humugot na lang ng malalim na hininga si Jana. Papasok na sana siya sa kusina para alamin kung may itutulong ba siya sa abuela nang marinig niyang may nag-doorbell. Kaya agad siyang lumabas at tinungo ang gate. Nung buksan niya yon, ay nakita niyang pamilyar na kotse. Denver? Sambit niya nang lumabas si Denver sa kotse nito. Classmate niyang binata at isa ito sa groupmate niya sa paggawa ng thesis. Palagi rin itong bumibisita sa kanya at kahit ayaw niyang magpaligaw ay mapilit ang binata. Palaging nagbibigay ng flowers sa kanya. Good morning, Jana. Tara na, naghihintay na sina Clarice. Aalis na naman sila para gawin ang thesis nila. Mamayang hapon pa naman yon, palagi lang maaga si Denver kapag sinusundo siya. Sandali lang Denver ha. Magbibihis lang ako. Halika, sa loob ka na maghintay. No, hindi siya pwedeng pumasok. Matigas na tinig ang pumailan lang mula sa likuran ni Jana. Umawang ang bibig niya nang makita si Benjamin. Galit ang mga mata nitong nakatingin kay Denver. Benjamin, siya si Denver, classmate ko. Wala akong pakialam kung sino siya. He's totally stranger to me and he can't get inside my territory. Makahulugan itong sabi, hindi pa rin inaalis ang tingin kay Denver. Napalunok si Jana dahil sa hiya. Oo nga naman, tauhan lang sila sa beach house at wala siyang karapatang papasukin ng kahit na sino. Denver, susunod na lang ako mamaya. Mauna ka na kila Clarice. Huwag mo na akong hintayin. Sige. Kita niyang nadismaya ang lalaki. Nang pinasibad ni Denver ang kotse nito, ay kagad niyang sinarang gate. Muli niyang hinarap si Benjamin pero tumalikod na ito sa kanya at humakbang palayo. Benjamin, sandali! Tawag niya rito kaya tumigil ito sa paglalakad. Ano yun? Bakit mo ginawa yun? Mangiyak-ngiyak niyang tanong. Bakit? May mali ba sa ginawa ko? Supladong nilingon siya nito. Alam kong pagmamayari niyo ang lugar na to at wala akong karapatang tumanggap ng kahit na sinong bisita. Pero hindi mo siya kailangang bastusin. Naawa ka sa kanya dahil binastos ko siya. Bakit? Sino bang lalaking yun sa buhay mo? Boyfriend mo ba? Ano? Kung gusto mong makipag-usap sa boyfriend mo, gawin niyo sa labas. Huwag mo siyang papapasukin dito. Benjamin, hindi ko siya boyfriend. Ano lang? Manliligaw? Doon pa rin ang punta nun. Nagpapadala ng bulaklak sa'yo, hindi ba? Bakit ikaw? Binibigyan mo rin naman ako ng mga bulaklak at mamahaling mga regalo. Samantalang hindi naman kita boyfriend. Because I'm the only one who should be doing it, Jana. Ako lang dapat. Sa akin kailang dapat tumatanggap ng mga bulaklak. Natigilan si Jana dahil sa bigla ang pagtaas ng boses ni Benjamin. Namumula rin ang mga mata nito sa galit. Benjamin, I like you, okay? Gusto kita. At ayokong nababalita sa iba o nakikitang may kasama kang ibang lalaki o may ibang lumalapit sa'yo. I hate it. This fucking jealousy is killing me, Jana. Nag-iwas ito ng tingin matapos sabihin yon. Hindi niya mapigil ang puso niya sa pagwawala dahil sa bigla ang pag-amin nito nang nararamdaman sa kanya. Akala niya ay siya lang ang may gusto sa binata. But they felt the same way. Sobrang gusto niya rin ito. Paano ko naman sasabihin may lalaking lumalapit sa akin kung halos isang buwan na tayong hindi nag-uusap? Classmate ko lang siya, Benjamin. At gumagawa kami ng thesis. Muli itong napatingin sa kanya. Ako nga dapat ang magalit sa iyo eh. Isang buwan kang walang paramdam at lagi mong iniignora ang mga tawag at messages ko. Baby, I'm sorry. I'm being a coward. Nanlambot ang tuhod ni Jana dahil sa pagtawag nito sa kanya ng baby. May epekto talaga sa kanya kapag tinatawag siyang ganoon ni Benjamin. Naduduwag ka? Bakit? Takang tanong niya, pero hindi nito sinagot yon. Bagkos ay lumapit ito sa kanya.
at halos masirang dibdib niya sa lakas ng tibok ng puso niya sa loob ng hawakan ni Benjamin ang kaniyang mga kamay. Are you sure na hindi mo boyfriend ang lalaking yun? Kritikal nitong tanong. Hindi nga. Takot kaya ako mawala ng scholarship kahit graduating na ako. Kasi sabi mo, ipapatanggal mo ako kapag nalaman mong nagka-boyfriend ako. Mahinang natawa si Benjamin sa sagot niya. At saka, ayokong magpaligaw sa iba. Ikaw ang gusto ko, Benjamin. Tila namilog sa tuwa ang mga mata nito dahil sa sinabi niya. Pareho silang nakangiti habang titig na titig sa bawat isa. Magmula ng araw na yon na nagkaaminan sila ni Benjamin, ay mas naiintindihan na nilang titig ng bawat isa. Niligawan siya nito. Hindi nagtagal ay sinagot niya na rin ng binata. Para sa kanya ay hindi naman kailangang patagalin pa kung pareho lang din naman sila ng nararamdaman. Palagi silang may nakaw na sandali ni Benjamin para mas solo ang isa't isa. Sa gabi ay tumatakas pa si Jana para makipagkita kay Benjamin sa bahay kubo sa likod ng beach house. Malaya nilang napaparamdam ang pananabik nila sa isa't isa. Kung minsan ay dumadaan pa sila sa likod ng kusina para umakyat sa kwarto ng binata. At doon ay malaya nitong naaangkin ang kaniyang mga labi. Benjamin! Naisatinig ni Jana nang bumalot sa buo niyang katawan ang hindi may paliwanag na init habang hinahalikan ni Benjamin ang kaniyang leeg. Kakaibang sensasyon ang dala sa kanya ng bawat halik na yon. Napapapikit siya dahil sa sarap. Idagdag mo pang may init na haplos ni Benjamin sa balat niya. Nakakapaso ang apoy na dala nito sa buo niyang sistema. Nakahiga siya sa malambot na kama ng binata habang nasa ibabaw niya ito. He's doing wonders on her body. Lahat ng pinapadama ni Benjamin ngayon sa kanya ay hindi pamilyar. Kakabalik lang kasi nito galing Maynila. Halos 3 linggo din silang hindi nagkita kaya sabik na sabik sila sa isa't isa. Nang muli nitong inangkin ang mga labi niya ay buong puso siyang nagpaubaya. Ni hindi na malayan ni Jana na wala na sa katawan niya ang lahat ng saplot. Nagsibagsakan na lang ang kaniyang mga luha ng maramdaman ng kirot dahil sa pagkawala ng kaniyang pagkababae. Hindi lang pala ang labi niyang inangkin ni Benjamin, kung hindi ang dignidad niya at ang buo niyang pagkababae. Mahal na mahal kita, Jana. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad dahil sa ginawa ko. Because you're mine now. Puno ng saya ang mga mata ng binata habang binabanggit ang mga katagang iyon. Siya rin naman ay mahal na mahal niya ito. Hindi niya ipagkakaloob ang buong puso at pagkatao niya kung hindi niya ito mahal. Ang tagpong iyon ay madalas na nauulit at nangyayari sa kanilang dalawa. Ramdam ni Jana kung gaano siya kamahal ni Benjamin. Ilang beses nitong gustong hingiin ang kamay niya sa kaniyang mga magulang. Siya lang itong hindi pumapayag dahil naghahanap ng tamang tiyempo. Ang desisyon naman niya ang laging sinusunod ng binata. Nang graduate siya sa college ay hindi ito nawala. Ito pang gumastos sa handaan. Kahit ang gusto niya ay simpleng handaan lang. Sobrang saya ni Jana, pero nagkakaroon siya ng guilt sa puso niya dahil wala talagang alam ang mga magulang niya sa kung anong meron sila ng binata. Kung nasa harap kasi sila ng mga ito, ay para silang magkaibigan dahil yun ang gusto niya. Baby, I'm on a business conference right now. Tatawagan ka agad kita pagkatapos nito. I love you. Hindi may paliwanag na kilig ang nararamdaman ni Jana nang mabasa ang chat ni Benjamin. Oo, nasa England nga ito para sa negosyo. Hindi ito nagkulang sa pag-update sa kanya. Maganang bumangon siya dahil sa message na yon ng kasintahan. Pero napatakbo siya sa banyo nang biglang bumaliktad ang sikmura niya. Pansin niyang ilang araw na siyang nagkakaganoon. Naduduwal siya pero hindi naman niya mailabas. Nangihinang napatayo na lang ulit siya mula sa pagkakakapit sa toilet bowl. Jana, anak? Narinig niyang tawag sa kanya mula sa labas. Ma, ano yon? Anak, kailan ka nga ulit mag-apply dun sa hotel na sinasabi mo? Bukas pa, mama. Mabuti naman kung ganun. Tulungan mo na muna kami ni nanay sa malaking bahay. Darating kasi si Madam Clarabel ngayon at ang kapatid na babae ni Sir Benjamin. Kailangan nating pagsilbihan ng mga amo.
Nanlaki ang mga mata ni Jana sa kanyang narinig. Kinakabahan na siya. Hindi pa man nakakaharap ang ina ng binata. Nag-ayos si Jana kahit masama ang pakiramdam niya. Gusto niyang maging presentable sa harap ng pamilya ni Benjamin kahit hindi alam ng mga ito kung sino siya sa buhay ng binata. Hindi niya napigilan ang sarili sa labis na paghanga nang makita nga sa living room ang naghagandahang mga babae. Naroon si Ma'am Clarabel. Kasama nito ang dalawang babae na mukhang mga modelo. Walang sinabi ang ganda niya sa mga ito. Good morning po. Welcome po dito sa beach house. Nakangiting bati niya nang mapadaan siya sa harap ng ihatid niya ang merienda ng mga ito. Ikaw ba ang apo ni Aling Indang? Tanong ng magandang babae sa tabi ni Ma'am Clarabel. Magkamukha ang dalawa. Opo. Ako po si Jana. Nginitian siya ng mga ito. Mukhang mababait. Bumalik agad si Jana sa kusina. Ang gaganda nila, Lola. Ang dalawang yan ba ang kapatid ni Benjamin? Ay, yung nasa gitna lamang apo. Siya si Ma'am Leticia. Isa siyang doktora. Sino po yung isang babae? Hindi ko pa alam ang pangalan eh. Pero base sa narinig ko kanina, yan daw ang mapapangasawa ni Sir Benjamin. Kaya nga sila pumunta rito para tingnan itong buong beach house. Mukhang dito raw gaganapin ang magiging kasal ng dalawa. Literal na tumigil sa pag-inog ang mundo ni Jana dahil sa narinig mula sa abuela. Si Benjamin, ang lalaking mahal niya, ay ikakasal pala sa iba. Sa babaeng kasama ngayon ang ina at kapatid nito. Mukha itong sopistikada at mayaman. Sino lang ba siya? Apo lang naman siya ng caretaker sa beach house. Sobrang nanliliituloy siya sa kanyang sarili. I like it her, tita. Pwede nga na, dito na lang din ganapin ang engagement party namin ni Benj. Mas lalong gumuho ang mundo niya nang marinig yon nang muli siyang mapadaan sa living room. Hindi napigilan ni Jana ang pagbuhos ng kanyang emosyon. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa bahay kubo sa lagi nilang tagpuan ni Benjamin. Bakit? Bakit hindi man lang sinabi ni Benjamin sa kanya? Imposible kasing hindi nito alam na ikakasal na ito. Nadurog ang puso niya sa isiping baka nga para usan lang siya ni Benjamin tuwing narito ito sa beach house. Halos isang oras nang nananatili si Jana sa bahay kubo. Wala siyang planong umalis. Alam niyang mugto ang kanyang mga mata at wala siyang idadahilan sa pamilya niya kapag nagtanong ang mga ito kung bakit siya nagkakaganoon. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Natigilan si Jana sa pag-iyak nang makarinig ng yabag. Huli na ang plano niyang pagtago dahil nakapasok na sa kubo ang kapatid ni Benjamin. Nagpapalamig lang siguro ito dito sa likod ng bahay. Nang magdama ang kanilang mga mata ay kumunot ang noo nito. Dahil siguro sa mga mata niyang hilam sa luha. Hey, are you crying? Umiling si Jana, tsaka pinahid ang mga luha. Do you need help? May problema ba? Nakikita niyang nag-aalangan itong lumapit sa kanya. Okay lang po ako. Salamat. Hahakbang na sana palabas ng bahay kubo si Jana pero nagsusumigaw ang kabilang parte ng utak niya na magtanong. At kumpirmahin ang lahat. Yung babaeng kasama nyo, siya ba ang mapapangasawa ng kuya mo? Mas lalong kumunot ang noo nito dahil sa naging tanong niya. Yeah, fiancé siya ni Kuya Benjamin. Ikakasal ba talaga sila dito sa beach house? Tumango ang magandang babae pero punong-puno ng pag-aalala ang mga matang nakatingin sa kanya. At dahil sa kumpirmasyong yon, ay mas lalong naramdaman ni Jana ang pagkapunit ng kanyang puso. Umabot ang matinding kirot na yon sa kanyang tiyan at puson, kaya't napaigik siya. Aray! Ang sakit! Ang sakit ng puson ko! Naitukod niyang palad sa kawayang dingding dahil bigla siyang nawalan ng lakas. Oh my God! Miss! You're bleeding! Dinudugo ka! Mabilis na napahawak sa kanya si Leticia. Napayuko si Jana at kitang-kita niya ang paglandas ng dugo sa magkabilang hita niya. Simpleng summer dress lang kasi ang kaniyang suot. Anong nangyayari? Bakit ako dinudugo?
tila wala sa sariling tanong niya. Miss, buntis ka ba? Napatulala si Jana dahil sa tanong na yon. Mommy! Aling Indang! Tulong! Yun na ang huling narinig ni Jana bago pa man siya tuluyang lamunin ng dilema. Nawalan siya ng malay. Nagising si Jana nang marinig ang mga tinig. She's fine. You don't have to worry. Na-inject na namin siya ng pampakapit. Na-stress lang kaya siya dinugo. Medyo mahina rin ang kapit ng baby sa loob. But now, they are okay. Iwasan lang na ma-stress ang pasyente. Sige ho, Doc. Maraming salamat. Pinilit ni Jana na buksan ang mga mata kahit mabibigat ang talukap ng mga yon. Bumungad sa kaniyang lola at mama niya. Oh, apo. Salamat sa Diyos at gising ka na. Lola. Jana, ano ito ha? Buntis ka? Yun kagad ang bungad ng mama niya. Hiraya, pwede ba? Narinig mo ang sinabi ng doktor. Bawal may stress si Jana. Ipagpaliban mo muna yung galit mo. Mahiya ka. Narito sila Ma'am Clarabel at Ma'am Leticia. Magpasalamat ka at sinamahan pa nila tayong maihatid hanggang dito si Jana. Dahil sa sinabing yun ng lola niya, ay napatingin siya sa likuran ng mga ito. Nandoon ang ina ni Benjamin at ang kapatid nito, pati na ang babaeng mapapangasawa raw ng binata. May pag-aalalang nakatingin ang mga ito sa kanya. Walang salitang gustong kumawala sa kaniyang bibig. Nagsibagsakan lang ang mga luha niya. Heto at buntis pala siya. Habang ang ama ng magiging anak niya ay ikakasal sa iba. Dalawang araw na natili si Jana sa loob ng ospital. Nang makauwi siya sa beach house ay wala na roon ang ina at kapatid ni Benjamin. Magsalita ka na ngayon, Jana. Alam mo, nanggigigil talaga ako sa iyong bata ka. Kung pwede lang kitang saktan, kanino ko pa ginawa? Sino ha? Sinong lalaking nakabuntis sa'yo? Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ng mama niya sa loob ng maid's quarter. Nanginginig pa ito sa sobrang galit. Mama, I'm sorry po. Umiiyak na humingi ng tawad. Lumuhod siya sa harap ng ina kaya naman umiiyak na rin ito. Hindi niya pwedeng sabihin dito kung sino ang ama ng magiging anak niya. Alam niyang masamang magalit ang mama niya. At kapag nalaman nitong si Benjamin ang nakabuntis sa kanya, siguradong hindi nito iisipin ang relasyon nila bilang mag-amo. Talagang ipipilit nitong panagutan siya ng binata. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Jana. Sabihin mo lang kung sino, nang sa ganun ay malaman natin kung pananagutan ka ba o hindi. Aba, kailangan magkaroon ng ama ng anak mo. Ano? Mga walang kwentang kaklase mo lang bang nakabuntis sa'yo? Na under desire pa ng mga nanay nila, ha? Magsalita ka, Jana. Ako ho. Ako ho ang nakabuntis anak nyo, Aling Hiraya. Sa nanlalaking mga mata, ay naibaling ni Jana ang tingin sa pinto. Benjamin? Tiningnan siya nito ng buong pagmamahal. Nang humakbang ito papalapit sa kanya, ay napahagulgul siya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat nagpunta rito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumasok ito sa maid's quarter. Baby. Anito at ginagap ang mga palad niya. Muntikan ko na raw makunan. Kumusta? Ayos na bang pakiramdam mo? I'm sorry, wala ako. I promise from now on, hindi na ako mawawala sa tabi mo. Umiiling si Jana. Paano nito nasasabi ang mga salitang iyon samantalang ikakasal na ito sa iba? Sir Benjamin, ikaw ang ama ng dinadala ni Jana? Puno ng sama ng loob ang tinig ng mama niya. Umawang ang bibig ni Jana nang biglang lumuhod si Benjamin sa harap ng kaniyang mama. Parehong nasa sahig ang kanilang mga tuhod. Opo, ako ho. Pasensya na, naging mapusok ako. Pero mahal ko po si Jana. Mahal na mahal ko ang anak niyo. Pero ikakasal ka na sa iba, hindi ba? Hindi ko hayaang mangyari yon. Kung ikakasal man ako, sisiguraduhin kong dun lang sa babaeng mahal ko. At si Jana ho yun. Kung magtitiwala kayo sa akin, hayaan yung patunayan kong nararamdaman ko para sa anak nyo. Hindi alam ni Jana kung paano napapayag ni Benjamin ang ama at lola niya na isama siya ng binata sa Maynila. Pero ngayong
Papasok na sila sa napakagandang mansyon ng mga Sebastian, hindi matigil ang puso niya sa pagpintig ng malakas. Suot niya ang isang simpleng white dress kaya halatang-halatang medyo lumalaki niyang tiyan. Nakalugay ang buhok niya at alam niyang presentable naman siyang tingnan. Guwapong-guwapo naman si Benjamin, susuot nitong suit na para bang pupunta sa isang party. Benjamin, kinakabahan ako. Baby, do you trust me? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Tumango siya bilang sagot. Kapit ka lang ng mahigpit sa kamay ko. Ako nang bahala. Lihim na napalunok siya nang halikan siya nito sa noo. Ngayong napatunayan niyang buntis siya, maraming pagkain o bagay ang kinikrave niya. Isa na doon ang masasarap na halik ni Benjamin. Nang makapasok sa loob ng malaking mansyon, ay namangha ang mga mata ni Jana. Hindi nga basta-bastang pamilya ang meron si Benjamin. Sa mga mamahaling antik pa lang na nakikita niya papasok sa living room, 1,000,000 na ang halaga ng mga yon kung titingnan. Kabado siyang naglalakad hanggang sa makarating sila sa magarbong dining area. Napayuko si Jana nang makita na punong-puno ng tao ang mahabang mesa. Unang nakita ng mga mata niya ang mga magulang ni Benjamin, si Leticia at si Brent na minsan niya na rin nakasalamuha sa beach house. Hindi niya kilalang isang babae na katabi ni Leticia. Nakita niya rin si Bohan na madalas ring bumisita sa beach house. Nakita niya ang babaeng mapapangasawa sana ni Benjamin sa kabilang side ng mesa. Pamilya siguro nito ang mga katabi nito. Sa tingin niya ay may salo-salo ang dalawang pamilya. Lahat ng mga ito'y nakatingin sa magkahawak nilang kamay ni Benjamin. Ma'am, Dad. Panimula ni Benjamin. Nanginginig si Jana pero hindi siya nagpahalata. Ano ito, Benjamin? Matigas ang boses ni Sir Fausto. I want to apologize, Dad. Kung hindi ko magawang sumunod sa inyo ngayon. I know you did everything to raise me well, as your own child. Ginawa ko po lahat para makabawi sa inyo. But this time, allow me to fail you. This is Jana, my girlfriend. Nakarinig siya ng mga pagsinghap, kaya mas lalong humigpit ang pagkakakapit niya kay Benjamin. Hindi ko po kayang magpakasal kay Felice. Mahal ko po si Jana, at magkakaroon na kami ng anak. Benjamin, anak! Boses yun ni Ma'am Clarabel. I'm sorry, Ma'am, Dad. But I want to build a family with Jana. Kunin niyo na lahat sa akin. Itakwil niyo ho ako. Kung yun man ang magiging kapalit ng pagsuway kong ito. Pero ipaglalaban ko ang nararamdaman ko para sa babaeng mahal ko. Napapikit si Jana dahil sa narinig. Kasabay noon, ang pagbagsakan ng kanyang mga luha. Hindi niya akalaing kaya siyang ipaglaban ni Benjamin ng ganoon. Sa harap ng pamilya nito, at sa pamilya ng babaeng mapapangasawa sana nito. This is such an embarrassment to our family. Halika na, Felice. Umuwi na tayo. Gusto niya na lang mawala ng ulirat nang umalis nga ang pamilya ni Felice. Pinigilan ng mga ito ni Sir Fausto pero hindi nagpaawat. Namayani ang katahimikan sa buong dining area. How could you do this to me, son? I'm sorry, Dad. I just love her. Nabasag ang boses ni Benjamin at nasasaktan siyang nakita ito na luha ang humarap sa mga magulang nito. Hayaan na natin siya, Fausto. Wala naman siyang ginawa kung hindi ang pagbigyan tayo sa lahat ng hiling natin, sa lahat ng anak natin. Si Benjamin lang naman ang hindi pasaway. Narinig niyang tumikim si Brent at Bohan dahil sa sinabi ni Ma'am Clarabel. Ako nang bahala sa pamilya ni Felice. Hindi natin pwedeng ipilit ang anak natin sa babaeng hindi niya gusto. Nag-angat ng tingin si Jana nang lapitan siya ng ginang. Kung alam ko lang na si Bench pala ang ama ng dinadala mo, nagpaiwan na sana ako sa ospital para maalagaan ka. Namilog sa tuwa ang mga mata ni Jana dahil sa kanyang narinig. Welcome to the family, Jana. Maraming salamat po, ma'am. You can call me mommy from now on. Nux, sabi na nga ba't in love tong kuya nating CEO? Kantsaw ni Brent. Magkakaroon na pala ako ng pamangkin kuya eh. Tinapik ni Bohan ang braso ni Benjamin. Welcome, Jana. Nakipagkamay naman ito sa kanya. Hello, Jana.
Nice to meet you. I'm Attorney Ayesha. Welcome to the family. Welcome here, Jana. Nakipagbeso si Leticia at Ayesha sa kaniya. Hindi niya tuloy alam kung anong sasabihin. Kung kanina'y kabado siya, ngayon naman ay parang gusto niyang tumalon sa sobrang tuwa dahil tanggap pala siya na mga kapatid ni Benjamin. Pakainin mo ng girlfriend mo, Benjamin. Bawal sa buntis ang nalilipasan ng gutom. Sa sinabing yun ng daddy ni Benjamin, ay natahimik ang lahat. Pati siya ay hindi makapaniwala sa narinig. Sandali siyang iniwan ni Benjamin sa kinatatayuan. Nilapitan nito ang ama at niyakap ng kahigpit. Thank you so much, Dad. I'm sorry, son, if I'm being so hard on you. Salamat at mabibigyan mo na rin ako ng apo. Nagtawanan ang mga kapatid ni Benj dahil sa sinabi ng daddy ng mga ito. Dahil doon ay nawala lahat ng bigat sa puso ni Jana. Matapos nilang maghapunan, ay dinala siya ni Benjamin sa kwarto nito. Jana, magsimula tayong muli. Kasamang magiging baby natin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Benjamin. Isang matagal na halik sa labi ang pinagsaluhan nilang dalawa at nakatulog ng magkayakap ng gabing yon. Makalipas ang ilang buwan, ay nanganak nga si Jana. Hindi nawala sa tabi niya ang pamilya niya at ang pamilya ni Benjamin. Pinag-aagawan pang kargahin ng mga ito ang baby boy nilang si Indigo. Makalipas lang ilang buwan mula nang makapanganak siya, ay isang ingranding kasal ang ibinigay sa kanya ni Benjamin. At idinaos yon sa lugar kung saan nagsimula silang magmahalan. Walang iba kundi sa beach house. Masayang-masaya ang puso ni Jana. Pakiramdam niya ay buong buo siya. Wala na siyang mahihiling pa kung hindi ang kaligayahan ng kaniyang pamilya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Bago ang lahat, shoutout nga pala kay Ma'am Tamara from Canada na palaging nakasubaybay sa ating mga kwento. At sa iba pang mga tagapakinig natin dyan sa Canada, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!